Let's Tito all po, kapamilya, welcome ulit po sa ating daily devotion. So, before anything else po, di po ba nakakatawang isipin na naka-7 lessons na po tayo sa purpose-driven life. At yung 7 lessons po na yun ay sagot lamang sa what am I here for? What on earth I am here for? So, kung babalikan po natin yun, sabi niya, you are here because God is the one who created you. Tapos sinabi niya sa second day, walang aksidente kay Lord. Pangatlong day, sabi niya, kaya nga po yung buhay natin, merong purpose. At dapat alam natin kung ano nagda-drive sa atin, sa buhay natin. Meron tayong focus, meron tayo, hindi tayo mai-stress sa buhay. Tapos yung meaning, may meaning ang buhay natin. Meron tayong motivation, and most of all, pre-prepare tayo ni Lord for eternity. Kaya tayo nandito sa mundo. Kumbaga, so, nagsasagot din doon sa ika-apat na day. Sabi niya na, we are not made hanggang dito lang. We are made to last forever. So, yung ika-fifth day, sinabi nga, life is a test and a trust to God. Kaya wala pong exempted sa test of life. Lahat po tayo nandito sa mundo para tayong may examination every day. Tapos yung sinabi nga ni Aya na syempre we are here on earth because we have an assignment. And temporary lang po yung buhay natin dito. At yung huli is yun po yung nandito tayo to glorify God. Na maging Christ-like tayo, na i-glorify natin si Lord doing everything na gusto niya. Tulad ni Jesus Christ. At sa araw po na to, 7 days po yun, di ba? O, tanan nyo? 7 lessons to know what on earth I am here for. And today, magsistart po tayo sa first purpose ng ating buhay. First purpose. At yun po, ang sabi niya, ang purpose ng ating buhay, number one purpose po natin. Sabi niya dyan, you and I were planned for God's pleasure. Tandaan po natin yan. So, big word po ngayon sa araw na to, yung pleasure, God's pleasure. Kaya po, bago ang lahat, mag-pray po muna tayo dahil maniwala po kayo sa hindi. Ito pong topic natin ulit ay i-explikahin yung first purpose natin na we are planned for God's pleasure for 7 days again. At magsa-start po sa akin ulit sa araw na to. Kaya po, pray na po muna tayo before anything else. Father God in heaven, alam po namin, Panginoon, na kanina pa po ninyo kami naantay. At always, every day, kasmile ka na sa amin, bubukas pa lang yung mga mata namin. Kaya Lord, kayo po ang mag-explika sa amin. How can we give you pleasure as we live every day sa buhay na binigay niyo sa amin dito sa mundong ibabaw? We love you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, ayan po, kapamilya. So, this is the first lesson na sinasabi na we are planned. Planado ni Lord para tayo ay magbigay ng pleasure sa Panginoon. So, ayan nga po. Ang first purpose po natin na itatakal for 7 lesson and start po sa akin is you were planned for God's pleasure. Yun po yung unang purpose natin. Sabi nga po dito sa Revelation chapter 4 verse 11, you created everything and it is for your pleasure that they exist and were created. So kung titingnan po at babasahin natin talaga, God created everything. He is our creator. Alam na po natin yun. And it is for your pleasure that they exist. Kaya po tayo nandito sa lupa, nabubuhay, dahil kasiyahan daw po yun ng Panginoon. At
and were created. Kaya po tayo na-create dahil yung kasiyahan ng Panginoon na i-create niya tayo. Kaya po, walang kaduda-duda kung gano'n po kasaya ang mga magulang na lumabas yung anak nila, excited sa ospital, excited na makita yung baby. Lalo po ang Panginoon na nagtiwala sa atin, na gumawa sa atin na yan yung anak ko. Bilib na bilib ako dyan. Kayang-kaya yung mabuhay sa mundong ibabaw. At kasama po doon lahat ng pangako niya na sinabi pa ng Panginoon sa Genesis, na may tiwala siya sa atin that we are the seed. Yung the seed of the woman, yung mga anak ng, kumbaga, nasa Panginoon, tatalo kay Satanas. Teka lang po, sumesegue na ako. So, sabi niya nga po, the moment you were born in this world, si God na yung unang nakasmile sa atin. And He chose to create us. Pinili niya po tayo. Kaya nga po, you are chosen, kapamilya. At sabi niya, kapag yun po yung naiisip natin, di ba? Yun na po yung identity natin, yung mararamdaman natin na valuable tayo. Na ang Diyos ang pumili na gawin tayo, na i-create tayo at para mapunta tayo dito sa mundong ibabaw. At ang sabi niya nga po, doon natin makita that we are a child of God. At kahit anong mangyari, pumuti man ang buhok natin, mawala man ang buhok natin, kumulubot man ang ating mga mukha, sabi nga ni Lord, anak pa rin niya tayo. Tapos, ito pa po ang sabi niya. You bring pleasure to God like nothing else He ever created. Kaya nga po, diba, special na special tayo sa mata ng Panginoon. Sabi nga po sa Bible, sa Ephesians chapter 1 verse 5. Kasi po dito po sa book ni Sir Rick Warren, sabi niya lang, because of His love, God had already decided that through Jesus Christ, He would make us His children. This was His pleasure and purpose. So, dyan po sinasabi na sa Bible na yan ang kasiyahan ng Panginoon at ang purpose niya. Na tayo ay maging anak niya. Sa New NIV version po na ang ganda, sabi niya, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Sa verse 4 po yun. In love, tingnan mo, sa pagmamahal, sobrang pagmamahal niya, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ. Predestined, yun to po ang destiny natin. Bago pa tayo maisilang sa mundo, predestined na po tayo na maging adopted sons sa pamamagitan ni Jesucristo. In accordance with His pleasure and will. So yun, dahil masaya siya na i-adopt niya tayo, pero yan, kahit naisipin natin na tayo ay ang dami ng mga ginawang kasalanan at mga magagawa pang kasalanan, nakita na ng Panginoon, pero predestined niya na. Plinano niya na. Dahil yun ang makapagbibigay sa kanan ng kasiyahan. At yun ang will ng Panginoon. Purpose ng Panginoon. Na tayo ay i-adopt niya bilang anak niya. Through Jesus Christ. Tandaan niyo po yun. Through Jesus Christ. Kaya nga po, yun yung saya na makita natin, na maunawaan natin na ganun tayo kamahal ng Panginoon. O, eto pa po. So, bilang mga anak ng Diyos, at nalaman na po natin na tayo ay, yan na ang plano ng Lord, yan ang will ni Lord, masaya siya, nakrelate na tayo, magbigay din tayo naman ng pleasure sa Kanya. May pastor nga po ako, si Pastor Peter Tanji, sabi niya nga po eh. Parang ang Diyos,
Parang tayo bilang magulang, anak na natin yan. Anak na natin yung mga anak natin. So, everyday, kung kahit na may magawa silang kasalanan, mahal pa rin natin sila. Pero, pagka may ginawa silang maganda, diba, mapapasaya nila tayo? Ganun din po ang Panginoon. So, ang question po, eto po. Sabi niya, ano ba yung tawag doon sa pagbigay ng saya sa Panginoon? Yun daw po ang tinatawag na worship. So, yung una po is pleasure, the source of joy tayo, pero may paano tayo makapagbigay ng saya sa Panginoon? Ayun daw po ay through worship. So, ayan, isang word na naman po na aaralin natin. Kasi po, ang worship ay big word na kumisan namimisinterpret ng mga tao. So, handa na po ba tayo para makapagbigay tayo ng saya sa Panginoon? Is to worship Him. So, sabi niya po dito, the Bible says, the Lord is pleased only with those who worship Him and trust His love. Saan po nakita yan? Sa Psalm 147 verse 11. Sabi niya nga po yun, the Lord is pleased or delights in those who worship Him. Sa ibang translation po, yung worship is sinasabi na who fear Him. At ang sinasabing fear Him is ino-honor or reverence. Meron yung full respect na talagang minamahal mo rin ang Panginoon. Who puts their hope in His unfailing love. So, ibig sabihin, pag pinuput mo yung hope mo, yung pag-asa mo sa Kanya, natitiwala ka sa Panginoon. Kaya po sa ibang translation, sabi nga, trust in His love. So, yun po yung worship. We are called to worship para mapasaya natin ang Panginoon. So, alam po ba natin talaga yung ibig sabihin ng worship? Marami po kasi ang mga namimisinterpret yung worship. Minsan, ang sabi niya, ang worship is yung mag-worship tayo. Mag-worship tayo this Sunday. O pupunta sa church. Ang alam nila, ang worship is yung pagpunta lang sa church. Which is not. Yung iba naman, ang alam nila, worship yung music lang. Which is not. Kumbaga, ang worship, ano ba po talaga? It is far more than music. Hindi po yun yung pag-attend lang natin sa church. Hindi po yun. Sabi niya ba, ang worst pa daw po na pagkakaintindi na ibang tao sa worship is yung kind of music. Di ba sabi niya, oh, praise and worship. O kaya nga, mabilis muna. Tapos yung huli, worship yung solemn. Hindi din po yun ang ibig sabihin ng worship. O gusto na nila yung mga slow na lang ng slow. Dahil ang Diyos, sabi nga po, God is the one who created everything. At kung paano daw po tayo, kung ano daw po yung kinakanta natin, dahil tayo yun, kumbaga tayo yung, ganun tayo yung style na ginawa ni Lord. Kaya po, si God, hindi po siya tumitingin yung sa worship natin sa kanta lang, o dahil kailangan ang gusto yung solemn lang, o di kaya fast beat lang, o yung tune. Yung music po is sacred because of the lyrics that we sing. The meaning of the song na win-worship natin ang Panginoon, na kinikilala natin kung sino siya. So, sabi niya po, ano po ba daw po yung worship? Naalala niyo po yung story ng Samaritan woman, na sabi niya, there will come a time na hindi na kailangan pumunta pa sa mountain ninyo o sa Jerusalem para mag-worship. Dahil, sabi niya, ang Diyos ay mag-accept ng worship in spirit and in truth. Yan. So, it is in spirit and in truth. Yun daw po yung ina-accept ni Lord. Sabi niya, hindi lang po doon sa mga bagay-bagay na yon na mapapakita natin na nag-worship na tayo kay Lord. Madali lang pala, kakanta lang ako ng worship song, nag-worship na ako, makakapagbigay na ako ng saya sa Panginoon.
Ah, yung ano lang pala, pupunta lang pala ako sa church every Sunday, nag-worship na ako. Hindi po doon nasusukat. Sabi nga po, worship is not, ito po ah, worship is offered in spirit and in truth. And, ito pa po, it is not for us. Nag-worship tayo pag nasa church o tapos sasabihin natin na, uy, ang saya ng worship, natuwa ako. Hindi. Worship is honoring God. Kaya po pupunta tayo sa church, it is for the Lord to bring honor sa Kanya bilang mga anak. Kaya nga po every Sunday, pagka sasayaw ka o kakanta ka, i-offer natin talaga sa Panginoon. Sabi niya, it is not a part of your life that every Sunday lang, o di kaya pag kumakanta ka lang, but it is our lifestyle. So, paano yun? Paano yung magiging worship a lifestyle? Yan, sabi nga po sa Colossians chapter 3, verse 23. So, sabi niya, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord and not for man. Sabi niya ng ganyan. Yun po yung worship. Kaya po, good news po ito dahil kahit ano po ang ginagawa natin can bring pleasure to God. Yung lifestyle na kasama mo ang Panginoon sa lahat ng ginagawa mo. Anything daw po na ino-offer mo sa Panginoon is your worship. Kaya po kahit nagtatrabaho ka, worship mo yun. Gawin mo na mabuti. Inaalay mo sa Panginoon. Tandaan po natin na as we do things and we offer it to God as our worship, si Lord hindi po bulagin eh, nakikita niya eh. Yung motives mo sa paggawa mo ng mga bagay, kung paano mo ginagawa yung mga bagay na ginagawa mo na kahit na husgahan ka ng tao na napakasimple, but that is your worship. Kahit na tagalinis ka lang sasabihin na tagalinis ka lang o tagamap, pero pag yung pagmap mo ay ino-offer mo kay Lord, makikita po ng tao yun. Kung po paano ka makipag-deal sa tao, makikita rin po ng tao yun. At masasabi nila that you are really a Christian, o masasabi nila, makikita nila yon na kakaiba ang mga Kristiyano. The way you work. Yan mo sabi niya, work becomes worship when you dedicate it to God and perform it with an awareness of His presence. So yun o, yung parang, kaya mo minsan pag nagluluto ka, tapos tumalsik, sasabi ko, ay Lord, thank you po, hindi ako natamaan sa mata, dito lang. Thank you, Lord. Yung magiging thankful mo sa lahat ng bagay na you acknowledge God's presence na o yung namalingki ako, tapos ang bigat ng bitbit ko, tapos natapilok ako, pero hindi ako na-sprain. Ay, Lord, mabuti na lang na slide lang ako ng konti, pero hindi ako napadapa, kundi tinawan ako mga tao. Thank you, Lord. Yung ina-acknowledge po natin si God, every moment, yung kasama lang natin siya. And ino-offer, gustong-gusto po kasi yun ni Lord. Sabihin na po natin, pero kung meron mang may alam ng lahat ng emosyon, ang Diyos po yun. Marunong siyang tumawa, umiyak, ma-jealous, magalit. Alam po niya yun lahat. Kaya nga po, every day when we wake up, start our day, na i-worship natin ang Panginoon. Yung pakita natin na siya yung first. Hindi yung cellphone na magsuscroll ka na agad. O di kaya hindi ka wali, natatayo ka na kaagad, tapos punta ka na doon, magluluto ka na. Spend the first minute of your time with the Lord. And syempre, habang ginagawa mo yung mga bagay na ginagawa mo, it's an act of worship. So, sabi niya nga po, kung titignan natin, yun po yung worship, yung every moment na acknowledge mo yung presence ng Panginoon. Then,
doon nyo po makikita, worship is falling in love with Jesus Christ. Yung gusto mo siya parati kasama. Yung kapag nahihirapan ka sa ginagawa mo, no, Lord, tulungan mo po ako. Naalala ko si Kuya Jing, yung sinabi niya na yung makina, hindi niya rin alam kung paano gagawin, pero nagpray na lang siya. Yung mga moments na kailangan mo ng taxi, sabi nga ni Doktora Ellie, pagkatapos, Lord, pray yung taxi. It's a worship. Tapos, after that, yung magte-thank you ka kay Lord at ipagsisigawan mo, ipasasabi mo sa iba na ang galing ni Lord kanina, ganito. Nakakatuwa nga po yung ganun. Yun po yung sinasabi na your worship bring joy to God. At yung lahat ng gagawin natin, dapat maging ganun. It is a lifestyle. Kaya nga po ang dali nung binigay ng Panginoon eh. Basta, maalala mo siya. And offer everything to Him. Kaya nga po nasabi yan sa mga sa Bible, di ba? Whether you eat or drink, do it for the glory of God. Whatever you do, kahit ano ang ginagawa mo. Kasi alam siguro ni Lord, no, na sabi niya, 6 days na inalaw niya tayo dahil yun talaga ang design natin. 6 days to work. But to work, nakasama ang Panginoon. Sana involved siya sa lahat ng bagay. And even when you rest, to say thank you, Lord, at the end of the day. Alam po ni Lord na magiging busy-busy ang mga tao pagdating ng panahon. Kaya nga po sinulat ito. At para maunawaan natin that we can worship God kahit anong ginagawa natin. So yan lang po ang unang araw that God planned us to be His pleasure. At para yun po yung unang purpose natin. At sa mga susunod po na araw, mai-explain ka pa po yan kung paano tayo magbigay ng pleasure sa Panginoon. So, ngayong araw na to, tandaan po natin, in everything you do, you can worship the Lord. And that brings joy to Him. Kaya po sabi niya, tandaan po natin, point number one, sabi niya nga, I was planned for God's pleasure. Sabihin nga po natin sa sarili natin, I was planned for God's pleasure. And, i-remember po natin, Psalm 149 verse 4, the Lord takes pleasure in His people. Natutuwa po ang Panginoon sa inyo, sa lahat ng gagawin nyo. Kaya, gawin natin ng maganda, ano, in spirit and in truth. Kaya po ang i-consider po natin ang question sa araw na to. Sabi niya, what common task could I start doing as if I were doing it directly for Jesus? Ayan, kung ano man po yung gagawin natin sa araw na to, mga nanay at mga kung sino man po kayo na nakikinig ngayon, pwede pong worship kay Lord yun. So, ayan lang po mga kapamilya. Salamat po. Bukas po uli para po mas maunawaan natin at maibigay po natin ang bonggang-bongga to bring pleasure to God. Dahil yan daw po ang unang purpose natin. So, ayan, pray na po tayo. Lord, sobra po kami na-inspire dahil ganun po kami ka-valuable sa inyo, Lord. That we are predestined to be adopted, Lord. Yun yung pinano nyo through Jesus Christ. Patawarin nyo po kami kung kami pa po ang nagpapaliit sa aming sarili. O mas binavalue pa po namin yung sasabihin sa amin ng ibang tao kaysa sa sinasabi ninyo. And Lord, help us na sa lahat po ng gagawin namin, knowing this truth, Lord, i-worship po namin kayo in everything we do, Panginoon. Nawa po, Lord, makapagbigay kami ng saya sa inyo sa araw-araw na ginagawa namin. Salamat, Panginoon.
We love you po at salamat po sa pagmamahal ninyo sa amin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning po!